By June 2025, kailangan matapos na to, yung backlog sa motosiklo specifically. Nabalitaan nyo na ba? Itong mga nakaraan, nagkandak ang LTO ng surprise inspection sa mga dealer at ahente ng mga sasakyan. Alamin natin kung ano ang epekto ng bagong regulasyon ng LTO sa mga plate number delays at ano ang mga parusa para sa mga hindi sumusunod dito. Ang inspection na ito ay kaugnay sa press release na inilabas itong June 16, 2024 at ang paksa nito, LTO warrants delinquent agents, car and motor vehicle dealerships versus not releasing license plates, ORCR on time. Nitong buwan lamang, August 15, 2024, nagkaroon ng inspection ng LTO Calabarzon sa mga motor vehicle dealers para ipatupad ang pagsunod sa plate distribution regulations. At isa sa objective nga nito ay mabawasan o tuluyang maresolba ang license plate backlogs ng mga four-wheel vehicles. Lumalabas sa impormasyon na maraming plaka ang nasa kamay pa ng mga dealer at hindi pa na ipapamahagi sa kanilang mga karapat-dapat na may-ari. Ano sa tingin nyo? Ano kaya kung gawin or ginagawa din nila ito sa mga motorcycle dealer? Lalo't na mas marami ang backlog na plaka pagdating sa mga motorsiklo. Sa tingin nyo, di kaya naghahanap lang ang LTO ng bagong masisisi sa kanilang mga kakulangan? O sadyang pinaiigting lang nila ang kampanya para sa backlog ng mga plaka? O naghahanap na naman ang bagong palusot ukol sa suliranin ng plate number backlogs? Batay sa datos ng LTO, na hindi bababa sa 28 na mga dealership ng motorsiklo at sasakyan ang nahaharap sa multa na mula 20,000 hanggang 500,000 at posibleng suspensyon ng akreditasyon ng hanggang 6 na buwan dahil sa paglabag sa mga patakaran ng LTO tungkol sa tamang pag-release ng mga plaka at mga ORCR. Samantala, sa lahat ng tanggapan ng LTO ay kinakailangang mai-release ang mga plaka at ORCR sa mga dealership ng motorsiklo at sasakyan sa loob ng 5 araw pagkatapos may pasa ang lahat ng kinakailangan dokumento. Ibig sabihin na after may pasa ng dealer ang mga kaukulang dokumento sa LTO, ang LTO ay obligadong may release ang plaka at ORCR na sasakyan o motorsiklo sa dealer nito sa loob ng 5 araw. Sa kabilang banda, pagkatapos naman ma-receive ng mga dealers ang plaka at ORCR mula sa LTO, meron naman silang 6 na araw para ma-release naman nila ito sa kani-kanilang mga kliyente. Kaya kung sa suma total, 5 days process sa LTO at 6 days sa mga dealers, kaya dapat papatak lang ng 11 days ang paghihintay mo sa iyong plaka at ORCR. Ano kaya ang komento ng mga motorista sa karanasan nila bukol dito? Nasusunod kaya ang time frame na ito? Nagbigay din ng pahayag ang LTO Chief Mendoza na ang ahensya ay nagsasagawa ng mga hakbang laban sa mga dealer na hindi sumusunod sa patakaran. We already have an initial list of the agents and their dealerships that were recommended for sanctions, including fines and suspension of accreditation. Pahayag ni LTO Chief Mendoza, meron nga din silang memorandum tungkol sa imposition of necessary penalties such as termination of dealership on dealers who fail to comply. Dagdag pa nito, hinimok niya ang mga may-ari ng mga bagong bilhin na sasakyan na agad i-report sa LTO ang mga ahente at mga dealership ng sasakyan at motorsiklo na hindi naglalabas ang kanilang mga plaka at ORCR sa takdang oras. Kung nagustuhan mo at nakatulong sa iyo ang ating video, please like, share at subscribe na din bilang suporta sa ating channel. Hanggang sa muli, adios!